Phoenix Choker. Yo. Yan guys, oh, di ba? Sit pretty. Stay. Medyo lumalaban pa. Sandali. Anak oh. Eh, female belt diyan, quality lineage malaki. Hopefully mga tropa ko mag-take si Bella. Solid yung stack natin ngayon. What's up mga tropa P? Today is September 18, 2022. So ngayon, si Bella ay pwede nang i-stud no mga tropa P. Dahil, yan, papaliwanag ko sa inyo no. September 18 pala ngayon pero itatry ko nang ipa-stud si Bella. Kasi ganito yung nangyari. Una kong napansin yung dugo sa pempem niya ay noong September 11. Yan. So, di ba dapat 9 days bago pa stud? Kasama po yung 11 sa bilang, ha? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kaso lang, 18 days pa lang ngayon. Eh, bakit ipapa-stud ko na? Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko kung bakit. Usually po kasi, mga tropa pi, ang aso, kailangan mo makuha yung pinaka-peak ng progesterone nito bago mo mapa-stud. Usually, from the first blood, 9 days ang kailangan mong hintayin bago makuha yung peak ng progesterone. Pero iba-iba kasi yung case eh. Kapag small breed, minsan 8 day, pwede nang ipa-stud. Kapag large breed, minsan 10th day or 11th day bago sila bumigay, bago pumayag magpa-stud. Itong si Bella talaga, ang plano ko dito, sa September 20 ko pa sana yun ipapa-stud. Kaso lang, napansin ko ngayon, parang payag na siya eh. Pinalabas ko siya sa cage para mag-poop. Ang problema lang, itong si Bantay na makulit, sinasampasampahan na niya. Pero don't worry kasi si Bantay naman, nakapun na yon. Yan ang hassle kapag meron kayong mga ibang aso. Halimbawa, may mga aspin kayo or meron kayong mga ibang breed na barako na kasama ng mga females nyo. Pag nag-hit, usually talaga kinukulit nila. Kaya pinakapun ko na tong si Bantay at si Sid para matigil na rin ng ano, nadidemonyo kasi yung utak ko eh. Sobrang napaprening ako kapag nag-hit yung mga aso kasi nga minsan nakakawala, baka ako nasampahan. So ngayon, okay na, nakapon na sila. Yan, mas maganda rin na isuggest ko sa inyo yan para hindi maging layas yung mga aso nyo, lalo na yung mga aspin. Tignan nyo to mga tropa pia. Papakita ko sa inyo. Bella, sit. Down. Lay down. Ayan no, tignan nyo to. Ayan no, magang-magana oh. Tsaka, ang napansin ko pati, yung blood niya, ayun o, nag-light na siya, light pink na. Para na lang siyang fluid na pink. Yan yung isang basehan ko eh, kapag papayag na yung aso sa stud eh. So, subukan natin ngayon kahit 8 day pa lang. Kaya, aalis na kami ngayon at ipapa-stud na si Bella. Pero meron pa tong twist, no? May twist tong mangyayari kasi, ganito. Sa lahat ng mga solid nating tropa P, na alam ko ng mga unang-una pa lang na OG subscriber, napanood nyo kung paano ko kinuha si Bella at kung saan. Andun din, sinabi ko rin doon kung sino yung tatay niya. For sure, nakita nyo doon si Spike, yung sinabi kong tatay ni Bella. Pero ang mangyayari niyan, doon ko ipapestad si Bella sa tatay niya. Pero ang totoo, hindi niya pala tatay yun. O yan, alam na ni Bella na hindi niya tatay yun. Alam mo na totoo. Baka mag-rebelde siya. Ito, makinig kayo ha. After ko mabili si Bella, na-confirm ko doon kay Dennis na hindi pala talaga si Spike ang tatay ni Bella. Ang totoong tatay ni Bella, si Hermes, yung aso ni Kuya Oka. Kasi nung time daw na nag-hit yung aso ni Dennis, ayaw raw sampahan ni Spike. Kaya naghanap siya ng ibang stud. So na-confirm ko kay Kuya Oka, na-confirm ko kay Dennis. Kaya maya-maya, mga 4:30, aalis na kami ni Bella para sa stud session niya. Pero yun nga, so huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nag-inbreeding at hindi ko po pinopromote, hindi po ako pro sa inbreeding. As much possible, ayaw na ayaw ko po yung inbreeding. Yan lang ang mahirap kasi, for example, sa area nyo, may mga BM, walang papel, kaya kailangan alam nyo kung sino yung mga magulang ng aso nyo. Alam nyo kung kanino galing. Kasi kapag nag-inbreeding kayo, alam nyo naman na maraming mga pwedeng maging side effect yan. Kaya ako, ayaw na ayaw ko talaga yun. So tignan natin kung papayag na siya ngayon magpa-stud. 8 day pa lang to ha. 8 day pa lang. Check natin ngayon kasi mukhang okay naman na yung ano eh, pem-pem niya. Alright, let's go. So lakad na tayo mga tropa pi. Pa-stud na natin si Bella. Pero syempre, ang gagamitin natin itong ating Phoenix Choker. Yun. Yan guys, oh, di ba? Phoenix Choker. Ang nagsuggest niya yung kapatid ko, parang Pop Snicks daw na pinaigsi. Okay, tara.
Good girl. Okay, let's go. Excited na si Bella. Oh, yan oh. Lumuluwag yan oh. Oh, lumuluwag. Okay, itong Phoenix Choker natin ha. Si Bella ang unang model ha. Sit. Sit. Oh, sit. Stay. Oh, ayan mga paps oh. Okay ba? Okay ba yung sit pretty? Bella. Hoy, sabi ko sit pretty down ng ginawa. Sit. Bella, sit. Sit pretty. Stay. Sit pretty. Stay. Oh, yan oh. Si Bella ang model ng ating Phoenix Choker. Haha. Okay. Oh guys, Sir Dennis. sama ka sa vlog, syempre. Tingin mo tol, check mo. Bella, no, sit. Makakagat ako niyan eh. Eh, alam mo naman. Hindi ko kabisado tong aso mo. Yan, nagliligawan na mga paps, oh. Biglang pinakawalan ni Dennis, kala ko sasugurin ako, eh. Tapang pa naman ito ni Spike. Anong-ano na siya, oh. Baliw na siya, eh. Ikaw. Ito, guys, si, ano, si Spike. Ang gusto ko dito, malaki ulo, tsaka yung katawan. Yan. Di siya sobrang tangkad pero maganda yung mga bato niya. Medyo lumalaban pa. Wala pa. Kasi nag-light na eh, nag-light pink na siya eh. Kailan first day nila? 11. O saan araw? Baka masok. Hindi naman siguro ano yan, no? Hindi naman mag-lapse yan eh. Sure ka na 11 ko unang nakita. So, mga tropa pi, balik na lang muna kami ni Bella kasi ayaw pa eh. Nagagalit to, nangagat. Siguro bukas o isang araw na lang. Katakot kasi ako baka maglaps eh. Oh, alert siya eh. Ayaw eh. What's up mga paps? So ngayon ay 10th day na ni Bella. At dapat napastad natin siya ngayon. Today is September 20, 5 p.m. Naka-schedule kasi siya ngayon for stud na sana nga. Kaso lang, nag-chat si Tol Dennis. Ayun, bigla daw may emergency sa work. Hindi raw siya pwede ngayon. So, mabilisan akong naghanap ng stud. Bala, huwag kang malikot. So, biglaan ako nag-isip ng stud kung sino yung pupwede. Kaya kinunta ko ngayon si paring Aljon para yung aso na lang niya yung mag-stud. Pero hindi si Cardo ah. Sandali! Anak ng Coco. Pero hindi si Cardo ah. Si Axel yung gagamitin nating stud ngayon. Okay, paalis na kami. Yon, update ko lang kayo sa changes. Okay, let's go. Yan. Okay, guys, ito nag-lock inside na. Si Tol Aljon yung nag-shoot na 'yan, no. Yan. May bagong shooter na dito. Shout out na rin kay JB kasi na-busy raw si JB yung kaibigan natin. Yon, kaya dito ko na panistad kay Axel. Actually, solid 'to, guys. Tingnan niyo yung kulay tsaka yung ano. Black mask. Yan. Ayos. Back to back import. Maganda yung papel nito guys. Ito guys, nilagyan namin si Bella ng ganito kasi nangangagat. Ang kinakatakot namin, baka masungit kasi ito eh, masungit. Baka makagat niya si Axel. Ano, hindi sumampa? Magtampo ba? Kaya nilagyan rin namin to para sa safety, para matuloy yung stud. Pero goods naman. Ayos. Oh Ali, hi ka sa camera Ali. Hopefully mga tropa pa mag-take si Bella. Solid tong stud natin eh. Oh. Line total from ano no? From Calapan din yan, di ba? Oo. Kay Sir Jolly. Pero yung tatay niya. France. Mexico, France. Oo, yung linyada na. Anong color yan? Gray? Parang gray, no? Gray-sable. Parang gray sable siya eh. Yan, quality yan guys. Oh. Carbonado. Sparkle. Ito sa akin, brown. Phone. Ordinary tong gantong kulay guys eh. Pero okay yan. Black niya lang naman, pero kulay niya gray sable. Pero marami rin tol mahilig sa phone, no? So, totoo lang, marami rin mahilig sa phone. May mga naghahanap pa rin. Bella, okay ka lang? Stoy, okay ka lang?
So, mga tropa pi mamaya, ipapakita daw ni Tol Aljun yung mga ano niya, mga for sale niya. May binibenta siyang mga young adult na quality for breeding. Ilang months na yan? 10 months? Magkano yan? 25 na lang. 25? Oo. Hindi nga, seryoso. 25, 10 months. Oo. Anong import ba dyan? Tatay, nanay? Tatay. Import, direct import ang tatay. Oo. 25 na lang, 10 months. O yan mga paps, murang-mura na yan, no? Swerte makakuha nito. Laki na to. Kapal, ito yung paa. Tsaka ulo. Si Kobe. Kobe ba? Cody. Cody. Yan, si Cody, guys. Cody. Yan, for reference, oh. Anong height mo, tol? 6'2". O, tignan nyo. Laki yan. Laki yan si Cody. O, yan. For sale na yan, for sale. Kunin nyo na, mga taga dito sa atin. Yung mga taga Oriental, pwede nyo rin puntahan. Okay, dog number 2. For sale number 2, dog. Yan, tol. Female. Ilang months? 1 year and 6 months. 1 year, 6 months. Ruby na to. Ay, anong linyada nito? Kalidi, kanino ba to? May dugo na pala kaya nun? Kay Pareha, kay Darin? Oo. Quality lineage din yan, no? Oo. Magkano yan, tol? 20. Okay. Okay, sige, goods. 20K female. Proven na yan? Oo. Okay, proven. Female Rottweiler. Okay. Pero ito, tol, parang compact size siya, no? Oo. Compare sa dun sa isa, mas malaki talaga yung male, no? Short snout, no? Okay. Dog number 3. Tatlo ba yung in-out mo, tol? Oo, tatlo. Okay, good. Okay. Ito, pinaka-solid sa lahat, oh. Gray. Kulay gray to, guys, ha? Gray. Personal, mas maganda to. Yan, tol. Ilang months? 1 year and 3 months. 1 year, 3 months. Second hit. Import, meron ba? Oo. Tatay, nanay? Parehas. Ah, both parents? Half import nanay. Ah, okay. Importan tatay, sigul. Sigul? Kapatid pala ni ano yan? Sergeant. Ni, tsaka ni, ano, ni Golem? Oo. Ah, okay. Ito yung linyada na to, guys. Kalinyada to ni ano, ni Athena. Pero si Athena, bandang baba na siya. Ito, talagang direct pa yung mga magulang, eh. Laki to. Tatay, import pure, siguol ng Ambrose Knight. Nanay, parang Mexican Philippines. Oo. Ambrose Knight din galing. Female Belgian, quality lineage, malaki. 1 year, 3 months. Oo, Graceable. Graceable. Magkano to, tol? Si Mara? 25. Ha? 25, lugi. 25 na lang? Di ba ang kuha mo dyan, 40 plus? Oh, yun, honest yun, guys, ha? Maniwala kayo sa akin. Kilala ko si Aljon dati pa. Pababaan na yung presyo niyan. Kung hindi lang ako maraming aso, kukunin ko na to, eh. Pero utang. Yun, kunin nyo na to, mga tropa pi. Okay. Maganda ang papel na to, may red line. May red mark ang isang papel. Ayos. Talagang quality. Ali. Okay, mga tropa pi. So, hanggang dito na lang tong vlog. Hopefully, mag-take si Bella. Wala namang papel si Bella, pero huwag kayong mag-alala, sobrang quality nung nag-stud kahit walang papel si Bella. So, sure ako, magiging quality yung mga magiging anak niya. Kung mag-take ka, hopefully mag-take. At, uwi na rin ako, hanggang dito na lang. Pop sneaks out. Pahit na? Tingin? Ay, oo nga, no. Ayan, no, malapit na mag-hit, kunin nyo na, oh. Papa-stud nyo na lang, oh. Okay. May pahabol pa. Pop sneaks out.